Hello po sa inyo mga kaibigan. The topic that I'm going to discuss today is all about the difference between like and want. Kasi nung last na discussion natin, in-explain ko sa inyo kung paano ginagamit yung like. Tama po ba? And today, may nagtanong po sa topic ko na yon kung ano po ba yung difference ng like and want. Okay? So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Okay, so, pag sinabing like, the joy and fulfillment we get from doing or having something. So, ang ibig sabihin yan, guys, yan yung pakiramdam natin. Halimbawa, meron tayong gustong gawin o meron tayong bagay na gusto. Tumutukoy yan, guys, sa yung pakiramdam natin. Ayan, oh, good feeling, yung magandang pakiramdam natin. Ano pa? The joy and fulfillment. Pag sinabing joy, yan yung kasiyahan mo. Fulfillment, yan yung pagiging kontento mo. Okay? Pagiging kontento mo kapag ginawa mo yung something or nakamit mo yung something. Okay? Yan yung tumutukoy sa pakiramdam. For example, guys, so I like to read a novel. Ibig sabihin yan, guys, sa English, guys, we have an interest of doing something but not exactly confirm to read. Ibig sabihin, interesado tayo, guys, na gawin yung isang bagay, which is yung pagbabasa. Pero, hindi pa confirm, okay? Hindi pa confirm or hindi pa eksakto confirm na tayo ay magbabasa. Gusto lang natin na magbasa, okay? Gusto lang natin na magbasa, pero hindi pa confirm na magbabasa na tayo ngayon. Yun ang ibig sabihin yun, okay? Hindi pa sakto na ngayon. Okay? Ay magbabasa ka na. Guys, pagdating sa want, ito mapapansin ninyo na we, tapos may apostrophe, dalawang L. Galing yan sa salitang two words na we will. Okay? Para sa mga beginners po. Pag ginawa mo one word, okay, naging will. Okay? So, huwag kayong malilito dyan, guys. Okay? Pag sinabing want, prediction that we'll like something when we get it or experience it. So, ibig sabihin yan, guys, nahuhulaan mo na, pag sinabing prediction, yan yung hula, panghula mo, na magugustuhan natin yung isang bagay pag nakuha natin, okay, o naranasan natin, okay? Yan yung, guys, pag sinabing want, napipredict mo na o nauhulaan mo na na kapag ka ang isang bagay ay ginawa mo o nakamit mo or na-experience mo, nauhulaan mo na. Prediction kasi, nauhulaan mo na na magugustuhan mo yung bagay na yon. Okay? Yan yon. So, for example, guys, ito. I want to read a novel. Okay? Pag sinabing I want to read a novel, describe that we feel like doing it. So, dinidescribe nito, guys, na if we say, I want to read a novel. Okay, gusto ko na magbasa ng novel. Ito, nahuhulaan ko na, guys, na kapag ginawa ko to, yung pagbabasa ng novel, nahuhulaan ko na kapag ginawa ko yung bagay na yon ay magugustuhan ko. Pag sinabing like, ang importante dito, guys, na inyong tatandaan ay yung salitang enjoy, na kung saan sa Tagalog ay nagagalak, yung pleasing, sa Tagalog naman ay nalulugod. So, isa lang ibig sabihin niyan, nagagalak, nalulugod, natutuwa. So, ibig sabihin niyan yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman mo tungkol sa mga bagay-bagay na gusto mo, o kaya sa mga bagay na gusto mong gawin. Yan yung pakiramdam mo. Okay? Nag-i-enjoy ka, natutuwa ka, nalulugod ka, nagagalak. Okay? So, yun yung like. Pag sinabing want naman, ibig sabihin, guys, ng want, to want something is to feel to desire. Okay? Yan yung, guys, yung makaramdam ka ng pagnanais. Okay? Makaramdam ka na ng pagnanais. Pagnanais na, to own it, possess it, make it yours or make it happen. Pag sinabing to own it, mapasa iyo. Possess it, matamu mo. Okay? Make it yours or make it happen. Tandaan natin, guys, itong want, sa madaling salita, guys, tumutukoy yan, guys, sa pagnanais mo sa isang bagay. Sa isang bagay, sa isang activity or gawain na mapasa iyo, matamo mo, or
mangyari, na gusto mong mangyari. Okay? Gusto mong mangyari. Halimbawa guys, ito, I always like lasagna, but I don't always want lasagna. So, ibig sabihin lang ganyan guys, mahilig ako sa lasagna, pero hindi ko gusto or hindi ko ninanais ang lasagna palagi. Okay? So, ang ibig lang sabihin nito guys, di ba may mga bagay na mahilig tayo. Mahilig tayo, gusto natin kasi pag kaya gusto natin guys kasi nag-i-enjoy tayo. For example, ako, pumupunta ako sa, for example, sa Friends Baker. Ang paborito ko talaga na orderin sa Friends Baker ay lasagna kasi masarap yung lasagna ng Friends Baker. Always like lasagna. Oh, lagi ko talagang gusto yon, okay? Hindi na magbabago yon. Talagang paborito ko, hilig ko. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko, guys, ay lagi ko siyang inaasam. Okay? Lagi ko siyang ninanais. Kaya nga nakasulat dito, sometimes I'm not hungry. Minsan, hindi ako nagugutom. Other times, I'm in the mood to eat something else. But even when I don't want lasagna, I still like it. So, ang ibig lang sabihin nito, guys, hindi ako nagugutom, okay? Sometimes, I'm not hungry. Other times, I'm in the mood to eat something else. Sa ibang pagkakataon naman, okay, nasa mood ako na kumain naman ng iba. Okay? Na kumain ng iba. Pero, kahit na hindi ko ninanais yung lasagna, gusto ko pa rin ng lasagna. Tandaan natin yung enjoy, pleasing, ibig sabihin na yung nagagalak, yung enjoy, nalulugod pag pleasing. Okay, so tumutukoy yan sa nararamdaman mo. Sa mga bagay na gusto mo, yung nararamdaman mo. Okay, kaya may mga bagay tayo na paborito natin. So, pag paborito natin yung isang bagay, o paborito natin gawin, kasi nga, kaya natin paborito yan, kasi every time na, halimbawa ako paborito ko ng lasagna, every time na kumakain ako ng lasagna, nag-enjoy ako. Okay? Nasasarapan ako sa lasagna. Gusto ko yung lasa. Okay? Yun yon. Gagamit ka dyan ng like. Okay? Gagamit ka ng like kasi habang kinakain ko yung lasagna, nag-i-enjoy ako na kumakain. Okay? Nagagalak ako, natutuwa, nalulugod. Yun yon. Pero ito naman yung want. Tumutukoy naman yan guys sa mga bagay na gusto mong mapasa iyo. Okay? Gusto mong mapasa iyo, gusto mong mata mo, gusto mong mangyari, okay? Mga bagay na gusto mong mapasa iyo, gusto mong mata mo, gusto mong mangyari. O kaya mga bagay na make it happen, ayan o, make it yours, mga bagay na gusto mong mangyari, make it happen. Halimbawa guys, as wanting someone to love you. Pag sinabing as wanting someone to love you, yung gusto mo yung isang tao na mahalin siya o gusto mo yung isang tao na mahalin ka. Okay? Yan yung bagay na gusto ng puso mo, inanais ng puso mo na yung isang tao mahalin ka. Okay? So, kung ganun ang nararamdaman mo na ninanais mo yung bagay na yon, ninanais mo, iniisip mo na mapasa iyo yung pagmamahal ng isang tao. Okay? So, want. Okay? Want. Gagamit ka dyan ng want. For example, ito guys, tandaan natin, may nakasulat dito, make it happen. Desire to want something is to feel desire to make it happen. Ibig sabihin, pag want something, yung gusto mo yung isang bagay, yun yung makafeel ka o makaramdam ka ng pagnanais na yung isang bagay ay mangyari. Okay, mangyari, make it happen. Katulad guys ng pangyayari na ito. Ayan, wanting someone to love you. Pag nanais mo na yung isang tao ay mahalin ka, o kaya sa kabaliktaran, pag nanais mo na yung isang tao ay mahalin mo. Okay, for example, ikaw, I want you, ibig sabihin, gusto kita. Gusto kita, ibig sabihin, ninanais ko yon na, ito, ninanais ko na mahalin ka. Okay, desire to love you. Yan yun. O kaya, ikaw, you want me, ibig sabihin, ninanais mo na mahalin mo ko. Okay? Yan yun, guys. Yan yun, ibig sabihin. Halimbawa, guys, ito pa.
bukod dun, guys, sa pagnanais na mahalin mo yung isang tao, yung pagnanais mo na mahalin ka ng isang tao, na mangyayari, na gusto mong mangyari, bukod dun, meron pa dito, guys, na para sa masasamang tao naman to, wanting someone dead. Ninanais mo na yung isang tao ay mamatay na. Okay? So, sa mga napapunod natin, meron tayong mga nadinilig. Halimbawa, may kausap siya, halimbawa si Peter, halimbawa ako yung kontrabida, gusto ko na mamatay na si Peter, so sasabihin ko, I want Peter dead. Okay? Gusto kong mamatay na si Peter. Hindi ako gagamit ng like. Okay? Kasi nga, gusto kong mangyari eh. Gusto kong mangyari yung bagay na iyon. Yun, yung wanting someone dead. Yung gusto ko na mamatay yung isang tao. So, gagamit ka dyan ng want. Kasi ninanais mo. Gusto ng puso mo. Ninanais mo. Okay? Ninanais mo. So, gagamit ka dyan ng want. So, wag na natin pag-usapan yan. Ano lang yan para sa mga bad people. Okay? So, introduction lang yan, guys. Ng paggamit ng salitang want. Okay, guys. Ito na yung kabuuan, guys, ha. Pinakasama rin na. Pag sinabing like, tumutukoy yan, guys, sa mga bagay na nag-i-enjoy ka. Okay? Nalulugod ka or nagagalak or natutuwa ka. Yan yung pakiramdam mo sa mga bagay na gusto mo. Tumutukoy yan sa magandang pakiramdam. Okay? Kung meron ka isang bagay na gusto o meron kang bagay na mahilig ka, okay? Mahilig ka sa pagkain na ganito, mahilig ka sa damit na ganito, mahilig ka sa bagay na ganito, o mahilig kang gumawa, o mahilig kang magluto ng ganito. Kasi yung mga bagay na ginagawa mo na yan, mahilig ka, kasi nga, gusto mo yung pakiramdam noon na ikaw ay nagagalak, or nalulugod, or natutuwa. Mahilig ka sa pagkain na ganito, mahilig ka, kasi nga, pag ginakain mo yung bagay na ganito, yung puso mo, nagagalak, nalulugod, natutuwa. So yun, okay guys, yan, tumutukoy sa bagay na, tumutukoy yan guys sa pakiramdam mo tungkol sa isang bagay. O tungkol sa isang activity na gusto mong gawin. Okay? Pag sinabi mong want naman, tumutukoy yan sa pagnanais mo. Pagnanais mo na mata mo makamit, mapasa iyo yung isang bagay. O kaya, yan yung pagnanais mo na mangyari yung bagay na gusto mo. Ninanais mo na mangyari. O kaya, guys, tumutukoy yan, guys, sa mga bagay na ninanais mo na mangyari. Okay? Kaya, minsan, guys, pag meron tayong pangarap sa buhay, alimbawa, maliit pa lang ako ngayon, at someday, gusto ko na maging isang doctor. So, hindi ko sasabihin na, I like to be a doctor. Pwede kong sabihin, guys, na I want to be a doctor. Okay? Kaya, guys, may mga kasabihan na merong mga katagang ganito, I like you and I want you. So, pag sinabing I like you, masaya ako nakasama ka. Okay? Naliligayahan ako pagkasama ka. So, I like you. Pero pag sinabing I want you, parang ang ibig sabihin niya, ninanais mo siya. Okay? Or ninanais mo siya na mahalin. Okay? Ninanais ko. Pag sinabi kong I like you, ibig sabihin, masaya ako pagkasama ka. Pag sinabi ko naman na I want you, ibig sabihin nun, ninanais ko na mahalin kita. Okay? So yun yun, I want you. Ninanais ko na mahalin kita. I like you, ibig sabihin, masaya ako pagkasama ka. So, naiintindihan nyo, guys. Pag ang tunutukoy ng gusto mo ay yung pakiramdam, like ang gagamitin mo. Okay, pag ang tinutukoy naman, guys, ay yung pagnanais mo na mangyari yung bagay na gusto mo, o kaya mapasa iyo yung bagay na gusto mo, pagnanais mo. So, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan na makamit mo o magawa mo yung isang bagay. Want ang gagamitin. Sana intindihan ko. Okay, guys, na kung nababasa niyo to, guys, I hope you like it. Gumamit ako dito ng you like it. For example, okay, ito, isang regalo ibibigay ko sa'yo. Sasabihin ko, sana magustuhan mo. Okay? So, I hope you like it. Okay, pag sinabing I hope you like it, inaasahan ko na sana magustuhan mo.
Okay? Sana magustuhan mo yung regalo ko. Ibig sabihin na magustuhan mo yung regalo ko. Pag naka-receive ka ng regalo, makakaramdam ka ng kagalakan or kaluguran or natutuwa ka. Yun ang ibig sabihin. Yun. Kaya gumamit ako ng like. Okay? So, tingnan natin to, guys. I like going to the mall. Gusto ko ang pagpunta sa palengke. So, dinidescribe mo dito, guys, yung pakiramdam mo na every time na pumupunta ka sa mall, gusto mo yung pakiramdam nun. Masaya ka. Okay? Nalulugod ka, natutuwa ka. Nagamit ka dyan ng like. Pero hindi ibig sabihin, guys, na pupunta ako sa mall ngayon. Okay? Wala akong plano na pupunta. Wala akong plano. Basta, sinasabi ko lang na I like going to the mall. Ibig sabihin, nag-i-enjoy ako. Masaya ako, nalulugod ako. Natutuwa ako every time or tuwing pupunta ako sa mall. So, I like going to the mall. Ito naman, I want to go to the mall. Gusto ko na pumunta sa mall kasi nga, ninanais ko. Okay? Inisip ko or ninanais ko. Parang pag sinabing I want to go to the mall, siguradong pupunta ako sa mall kasi nga gusto ko, ninanais ko. Okay? Diba ganun naman tayo, guys? Pag meron tayong bagay na ninanais, okay, nais natin, gusto natin na gawin, gagawa tayo ng paraan na magawa natin yung bagay na yun. Okay? So, pag sinabing I want to go to the mall, ibig sabihin yan, guys, gagawa talaga ako ng paraan na pumunta sa mall. Kasi nga, ninanais ko, guys, eh. Ninanais ko, inaasam-asam ko na pumunta sa mall. So, you know the difference na I like going to the mall, okay? Dinidescribe mo dyan na masaya ka sa pagpunta sa mall. Pero hindi ibig sabihin na pupunta ka sa mall. Okay? Hindi ibig sabihin na pupunta ka sa mall ngayon. Basta dinidescribe mo yung feeling na pagpupunta ka sa mall, ay masaya ka. So, I like going to the mall. So, yun ang ibig sabihin nun. Okay? Ito naman, I want to go to the mall. May plano ka. Ninanais mo na pumunta sa mall. Kasi nga, maaaring ako, may gustong bilhin doon, kaya gusto kong pumunta sa mall. So, kung gusto kong pumunta sa mall, may plano ka, okay, gagawa ka ng paraan na pumunta talaga sa mall. So, ayun lang, guys. Salamat po sa pakikinig.